interior design. And ito naman yung inauguration ng Lim Aviation. Griffin pa ni Dad si Mommy dyan. Di ba? Oh. Johnny. Okay ka lang ba? Wala. Medyo kinakabahan pa rin ako kay Mr. Lim eh. Feeling ko galit pa rin siya sa akin dahil sa nangyari last time. Hindi naman siguro. Alam mo, si Dad, strict lang yun. Pero sa totoo lang, cool yun. Oh, seryoso. Tsaka hindi nun dinadala dito sa bahay yung misunderstanding niya sa trabaho. Oo nga naman. Training lang talaga siguro ako. Oo. Kaya, chill ka lang, okay? Chill. Guys, tara! Let's take a break! Oh, pila kayo, pila kayo! Kuya, Pisay, let's eat na! Ah, sige, tara! Sige, let's go! Dawa pa natin si Nikki. Chill ka lang, ha? Anong gagawin natin dito sa supling to? Stina Rose. Dali, anak. Sabi mo kaklase mo yung babae. Eh, sige, iwan niyo na lang po dyan. Ako na magbibigay. Sige. Anak, ano bang nangyari doon? So, naku, obvious ba? Eh, malamang two-timer yung lalaki. Alam na alam mo, no? Basta ganong mga bagay, alam na alam mo. Batay. Bakit kaya? Bakit kaya ako? Ano mga asawa ko? Ano may ko lang babae sa buhay ko, eh. Uy! Oh, makain mo. Ikaw, sige-sige, pahalik ko yung kapo. Chris, pasesya ka na kanina. Pwede ka ba makausap? Nasaan ka? Ayun, ito, dito tayo humina eh. Okay, dali, anong gagawin natin? Nay. Oh, nak. May pupuntahan lang ako sulit. Sige. Saan kaya pupunta yung batang yun? Ewan ko. Oh, ubusin niyo na muna yan bago kayo sumakay. Ate Nikki, ang swerte niyo po talaga. Ang yaman niyo. Aw, thanks, Tintin. Pero alam mo ba, hindi kami yung mayaman, yung parents namin. Naging comfortable lang yung life namin dahil sa hard work or pagsisikap nila. Pero yung nanay ko, nagsisikap din naman eh. Pati si ate. Pero di pa rin kami mayaman. Pero nakakakain naman kayo 3 times a day, di ba? Opo. And may natitirhan naman kayo. Oh. Opo. Comfortable pa rin yung life niyo. Swerte pa rin kayo. Kasi hindi naman pare-pareho yung situations ng mga tao eh. May iba mayaman, merong mga sakto lang, merong mga mahirap. Pero hindi yun yung importante. Ang importante, we do our best, tsaka masipag tayo. Kasi one way or another, magiging comfortable din naman yung life natin eh. Paglaki ko, gusto ko maging masipag. Very good, Tintin. Pero alam mo, you can start being masipag now. Like, sa studies natin. Kasi yun lang naman yung help na mabibigay natin sa parents natin eh. So, next, we'll go ahead na. Thank you ulit, ah. Thank you po. Thank you po, Arvin. Bye. Bye-bye. Bye, Tisay. Ate Nikki, may nakalimutan po pala akong ibigay sa inyo. Ano yun? Thank you po pala sa workshop kanina at sa masarap na merienda. Bye-bye po. Bye. Lindsay! Ba't nandito ka yung pumasok sa loob? Nakakahiya eh. Saka, nahihiya ako sa'yo.
Kasi nakita mo pa yun. Sabi ko naman kasi sa'yo, di ba winarningan na nga kita? Gusto nga pong advice ko eh. Basta, Lindsay, last na to, okay? Iwalayan mo na kasi. Alam mo, kaya nyo naman maging masaya na kayo dalawa lang ang anak mo. Grabe, Mom, Dad. Parang mas lalo kong na-inspire to teach all these kids. Parang ngayon ko lang na-realize how lucky I am to have all these. Kulang pa nga yung ginawa namin to give back eh. Pero super na-appreciate nila. And it's just so fulfilling. Your mom and I appreciate you doing all this, Nyx. Ay, Dad, Mami, excuse me lang po ah. Sige. Hello. Oo nga pala, no. Ngayon nga press soft opening. Masisikin ko, papaalam lang kami, ha? Hindi, masalita. Ah, Dad, ni. Soft opening po kasi nung cafe ni La Amiel. Iniimbita po nila kami ni Nikki, eh. Mm. Eh, kaka-activity nila lang, ha? Aalis na naman kayo? Day off ng ma'am niyo. Sweetheart, okay lang naman. Basta bilisan ninyo, ha, para sabay-sabay tayo mag-dinner. Oo naman po, Mami. Kasama ba si Joni? Ah, no, Mom. May racket siya eh. Ah, talaga? Superwoman pala tong si Joni eh. Oo naman po, Mami. Imagine, pinagsasabay niya yung pag-aaral tapos yung OJT. Tapos bumaracket pa. Hindi pa siya nahihirapan? Siguro po. Pero so far, ganda naman ang performance niya. Believe na ako eh. Bakit? Ano, hindi na okay na. Sige na, free na yan. Oh, ando si Louie, oh. Doon muna kayo. Sige. Uy, nandiyan pala si Lee. Uy, pare! Hi! Dumating ka lang, tagahan nyo. Uy, diyan ako. Uy, Aisa. Uy, nandiyan na sila, no? Uy, nandito na, oh. Yan pa ba matitiis namin? Bro, congrats! Congrats, cheesy, yeah. Thanks, thanks! Ano, order na kayo ng drinks? Free! Are you ready? Drinks? Oo! Oh, oh. Yes, drinks ko! Drink! Nicolo Angelo Cortez, what is the meaning of this? Bakit di ka dumating kanina? Sabi mo, pupuntahan mo lang yung car mo, tapos pupunta ka na sa amin. Sorry, Nikki, ah. Si Amiel kasi, patulog ka dito kanina ng maaga. Saan, hindi na din kita tinay sa si mukhang busy ka din naman doon sa workshop niya. Okay. Oh, guys. Since nandito ang lahat, ba't hindi tayo mag-games? Ayun, games! Oh. Ano, Scrabble na naman! Yay! Scrabble? Boring! Ikaw may gusto na din! Ikaw nga pala! Hindi, general sa lang. Ay? Can't relate. Alam mo, sana nga, basketball na lang eh. Basketball! Wala! Palapas, pamawisan po tayo. Paano kami? Boy, oh, guys! Alam ko na. Ano yan? How about truth or dare? Sweetheart, buti na lang pinayagan natin yung mga bata sa activity nila ni Kino. Nakakatuwa sila na makita na nakikihalubilo sila sa iba, kahit na ano pa man yung kalagayan nila sa buhay. They're very grounded. Alam mo, sweetheart, si Joni, gusto ko siya. Gusto ko siya para kay Luke. Kasi mabait siya sa mga bata. Responsable. Tsaka, mukhang may pangarap sa buhay. Alam mo, hindi malayo na magustuhan siya ni Lou. Ano sa tingin mo, sweetheart? Go!
Don't get me wrong, but I don't like her for our son. Bakit, sweetheart? Dahil ba to dun sa nangyari sa office nung natapunan niya ng tsaa si Celeste? O wag mong sabihin na affected ka pa rin dun sa nangyaring pagtulog niya sa kondo ni Lu. No, I mean, partly. How do I explain this? Siguro ang hirap lang kasing mag-trust ka agad. I had the same experience once. Nung nag-working student ako kay Ninong Stephen. May kasama ako noon na kagaya rin niya. Close kami. Mabait siya. Naging magkaibigan kami. Only to find out that she wanted to be hired by Ninong Stephen. So yung pakikipagkaibigan niya sa akin was her way to bring me down. She did everything to get me out of the way. Sweetheart, sa tingin mo na iyon yung ginagawa ni Joni kay Luke ngayon? I don't know, sweetheart. Ayoko naman i-judge si Joni. But I just want Luke to be cautious. Eh, paano kung wala namang ganong intention si Joni kay Luke? I honestly hope so. Bakit, sweetheart? May iba ka pa bang alam tungkol kay Joni? It's just that yesterday I heard their co-trainees talking. Nagtataka lang sila na bakit biglang naging close si Joni kay Luke. Pero alam mo, sweetheart, ah, hindi malayo na magkagusto si Luke kay Joni. Well, I just hope that yung pagiging close kay Joni kay Luke is not because she wants to get her boss's approval. I don't want our son to get hurt. Tama ka nga, sweetheart. Dapat mag-ingat. Pero sa tingin ko naman, hindi naman si Joni para nung kaibigan mo dati eh. Sa palagay ko, sincere naman si Joni kay Luke. Sabi ko, gusto ko siya bilang tao. Hindi ko sinabi gusto ko siya maging girlfriend. Oh, wait lang, wait lang! Sila, libre! Sila, libre! Sila, libre! Sila, libre! Sila, libre! Ito, nalilibre! Ay, kasama kami dyan! Wait, hindi talaga nila tatanda si Luke, no? Balik! Tara, 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 tara! Ayaw mo? Sige, wait lang, ah! Nicola, what's up? Sumasagot si Georgina? Hindi pa din nga eh. Kuya, I knew it! Your petty fights with Desai, it's just a simple form of opposite attraction. Nix! Pwede ba huwag mong bigyan ng kahulugan yung sinabi ko kanina? I just like her and that's it. Okay? I know
know why your past relationships didn't want to work. Because Desai is the one for you. Oh, she's simple, she's pretty, she's mabait. Kamusta pala si Nicolo? Hindi kami nagkausap kanina. Well, he's kind of sad. Sana makapag-usap na sila ni Georgina na magka-closure na yung mukha kong na yun. Makamove on, ha? You really think wala na siyang pag-asa? Maybe this Saturday sa tenement lang ulit kami. Pero after that, I think we want to try new places na. Dad, I mean, new places like yung clubhouse or yung park lang. Kasi I just want to make pasyal the kids kasi they rarely do that eh. Basta, ipapaalam nyo sila ng maayos sa mga magulang nila. Tsaka, siguraduhin ninyo ha na yung workshop hindi makakasagabal sa pag-aaral nila. Of course, Mom. Ate, di ba ikaw yung kumausap kila Kuya Haji at Ali and Kuya Lorenzo kanina? Ah, yes! Mom, alam mo ba, sabi nila sa akin, I'm super swerte daw kasi I'm well off eh. Pero sabi ko sa kanila, the one who's really well off is Dad. I just benefit from it. Pero I know that I still have to study, work hard, and graduate in the future. Di ba, sabi nila, gagawin daw din nila yun? Mag-aaral din daw silang mabuti. Nakakatuwa naman at kayo yung iniidolo nila. Well, I just remind them lang kasi I'm sure that's what Desai always tells them eh. Ano? So, Nikki, you mean you conduct this every weekend, ha? Yes, Dad. Siguro mga 5 weekends na lang yung kailangan namin in order to teach them all we know. Or maybe even less. Why, Dad? You're not gonna make payag na? Nikki, okay lang sa amin. Di ba, Daddy, okay lang? Okay. As long as mag-iingat kayo. Thank you, Daddy! Don't worry, Dad. Don't you worry. Kasi Kuya's always gonna come with me kasi Tisai is there. Uy! Kuya! Tigil na. Ba? Kuya! Nak, sana yung kaibigan mong si Lindsay makinig na sa'yo ngayon, ano? Eh, dapat. Dami naman lalaki dyan, eh. Tatatuin pa siya ng maayos. Tama. Ay, Nay! Cho! Wala, Nay. Tatay. Nanay, tatay, may kakilala po ba kayo na Edith Smith? Edith Smith? Smith? Bakit? Bakit na po? Eh, kasi po nag-comment po siya dito sa Facebook, eh. Sa San Nicolas. Doon po sa announcement natin sa San Nicolas Dampa. Eh, ano sabi? Ito po, oh. Teresita, you're the owner of San Nicolas Dampa. I'm so happy for you. You ended up pala with Arturo. Oh, so sad for you. Oy! Okay to ba? Frank ka to ba? Lorena, sino ba yung Edith Smith na yan? Kaya nga pati mo siya. Edita Subiaga! Sino po yung Edita Subiaga? Ay, Nak, best friend ko siya ng high school na nakapangasawa ng Amerikano. Ah, mga tatlong dekada na rin siguro hindi nagparamdam yan. Tama, tapos Nak, hindi na namin siya nabalitaan mula nung nagkolehiyo sa Maynila. Narinig na lang namin, yung buong pamilya niya dinala na rin sa Amerika. Sige. Bigay mo sa kanya yung number ko para makontakt niya ako. Sige pa, sige. I-private message mo na lang yan, Naka. Okay pa. Bigla ko siyang na-miss. Kumusta na kaya yan? Malabiro pa rin eh, no? Hindi, para nagsasabi ng totoo. Loko talaga yan. So sad for you. So,
Wala dito si Nikki every Saturday? Oo nga, sweetheart eh. Pero alam mo, sabihin na lang natin sa kanya na sana paminsan-minsan dito niya gawin yung workshop. Kasi di ba si Sky at si Sunshine, naaliw sila pag maraming mga batang nakapaligid sa kanila. Sweetheart, naisip ko, yung mga bata, siguro dapat, parang iwin na natin sila sa bottle feeding. Sasabihin ko na lang kay Doc sa susunod na magkikita kami. Sabihin ko sa kanya. Look at you. You're guilty. Alam mo kasi na ikaw lang ang decide na payagan si Nikki. Sweetheart, alam ko naman kasi na papayag ka. Tsaka isa pa, maganda naman yung plano niya, di ba? I know. In fact, I'm very proud of her. Basta huwag lang niya papabayaan yung studies niya. Eh, di ba narinig mo naman yung kwento ni Nikki kanina tungkol sa mga bata? Paano niya pababayaan yung pag-aaral niya? Eh, siya yung tinitingala ng mga batang yun. Okay, attorney. You win the case again. Sige, matulog na tayo. Ay, sandali, sweetheart. May nakalimutan ako. Ano yung hinahanap mo? Yung sulat mo, hindi ko pa nalalagay sa scrapbook. Sleep na. Sandali lang. Mabilis lang to. Iditikit ko lang. Sagutin yan. It's late. Ay, sweetheart, baka importante eh. Ay, si Ms. Pacheco. Hello, ma'am? Ah, nagkasakit po si Sheila. Hindi na makakapasok. Okay, sige po. Naku, dapat po nagre-ready na ako. Sige po, ma'am. Thank you po, Ms. Pacheco. Okay, bye-bye. Sweetheart, kailangan kong pumunta ng airport dahil si Sheila hindi daw makakapasok kasi nagkasakit. So that means you'll be here tomorrow the whole day? Bakit? I just have plans for tomorrow. Huh? Ano yun? Don't be too excited. It's for the twins. Okay. Ay, magre-ready na pala ako.